So welcome back again mga boss sa ating channel. So medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng video. So very busy kasi. So ngayon mga boss, nag-texture tayo ng amprak, mixer on top, at saka processor on top ito mga boss. So bali ang gamit natin dito is mortar. So naka-post coating pa lang tayo. So hindi ko napakita yung video. So yun ang ito yung ginagamit ko ngayon na. Kung dati is manumano tayo ng ruler na texture, so ngayon nagagamit ko na yung compressor ko. So mortar na yung ginagamit natin or hopper gun. So ito yung ginagamit natin mga boss. So bali yung pinaka lagayan nito, hindi ko muna ginamit kasi napakalaki. So pinalitan ko muna siya ng sa soft rings na 1.5. So ito yung gamit natin. So pagkatapos nungugasan ko muna kasi baka tumigas yung flexi pan. At ito naman yung compressor natin. So bale yung gamit natin na motor aero pump, itong sa Vespa na 1 port, kasi kayang paanda rin dito ng kuryente. Pero gumagamit ako ng step up kasi napakababa ng kuryente dito. So bale yung output ng pump pasok sa dito sa Vespa, inko na 2HP na air compressor ko. So hindi kaya itong motor na ito paandarin dito sa location ko kasi 2HP nga ito. So umuugong lang siya. So kaya ito yung ginagamit ko na pump, yung sa 1 part na Vespa. So ito naman, ang issue nitong Vespa na ito is butas na yung tanke. Pero pag tinignan nyo, may pintura okay pa, pero yung ilalim niya butas na yan. Kasi bali binigay lang ito sa akin na Vespa na ito, na-stack ito ng matagal, siguro mga 4 years sa bodega niya. So binigay ito sa akin ng pinsan ko. So kaya siguro na drain, na-stack ng hangin tapos may tubig. Ayun, pinalawang yung ilalim ng compressor, yung tanke. Kaya nagbutas siya, nang tinesting ko siya. Ayun, sumirit yung hangin sa ilalim kaya hindi ko siya nagamit. So bale, dinala ito dito sa akin, sira yung hose niya. Tapos yung pump niya, hindi siya nagpa-pump. Di walang output yung hangin, inayos ko muna siya. So napag-isipan ko na i-convert na lang. Kaysa hanap ako ng tanki na ito, kaya kinumbert ko na lang siya. So bale, tinanggal ko muna yung supply. Ito yung papuntang motor ng inko. So tinanggal muna natin. So pinalit natin sa pressure switch yung motor ng Vespa. Ayan, ayan ang kinabit ko dito sa pressure switch. Kaya ito yung gumagana na pressure switch. Importante yan para mag automatic yung compressor natin. So yung line in naman nito, ito yung cord nya, isaksak sya sa step up transformer. So yan lang ang ginawa ko dyan sa compressor na yan, convert ko na lang. Yan mga boss, kaya nagagamit na natin yung mortar natin. So ito pa yung ginagawa natin na DXS ng Yamaha sa K-Team. So laging maulan dito, hindi ko pa matapos. Yan, pero naka-primer na siya. Primer natin ng flexiband na may along simento. So mas madali kasing matuyo yung flexiband na may along simento, kaya yung ginagamit natin ngayon na maulan. Yung Versatex kasi matagal matuyo yun. So kaya ito muna yung gamit natin. At saka matigas din itong flexiband, may along simento. So ayun, yan ang amprak na yan, is matagal na yan, hindi ko lang matapos-tapos kasi laging ulan, hindi ko ma-primer, hindi ko ma-texture ngayon. Ganda yung oras, minute, kaya nagawa natin ng i-texture.